before at saka syempre yung after ay laging kasama yun. Ito yung kanyang itsura. So kailangan mag-align ng hood, bumper at saka grills, fender at ang kanyang mga clearance. Na kailangan na lang ang pagta-timing ng clearance. Sumasabit pa kasi sa grills kaya ini-adjust ko pare. Dito naman sa ilaw okay na, nagpanama na, and then yung clearance. Madali na ito, kaunti-kaunti na lang ang diferensya. Before at saka syempre yung after ay laging kasama yun. Ito yung kanyang itsura. So kailangan mag-align ng hood, bumper at saka grills, fender at ang kanyang mga clearance. Oh, ito naman yung kanyang pinto. So syempre sa ganitong estado kailangan nating i-check kung pwede pa ba ng hilamos o strip. Kailangan nang i-strip pag na nating ipilit ang hilamos. So i-check muna natin yan. Then ganito rin ang kanyang side, ganon. So kailangan din i-check kung pwede pang patungan o alisin na, bakbakin na yan. And then saka natin patungan ng primer. Strip na ang tawag doon. So itong likod kailangan i-align din ng kauntian. Kauntian lang naman yan, di naman yan malala. So dito sa side na ito, malinis. Ang kanyang bubong ay syempre expected kupas, maayos. So ito, sa ganitong estado, strip na ito. Dito kung magpapalo sa hood at nagkabasag-basag ang primer hanggang pintura, kaibabawan, strip na rin ito. So ganun ang ating gagawing solution dyan. Before ang pagbabago mula dun sa kanyang pagkakabangga. So naunat na. So ito ay pumasok ngayon, naunat na. Medyo pantay na, kaunting palo pa. Then syempre ito ay pe-perfect pa natin yan dahil alon-alon. So bago natin yan i-final ang hatol, syempre kailangan i-align muna yung binder. Kalas-kabit, then check kung tama sa mga butas at saka sa align clearance dun sa kanyang mga katugon na accessories panel. Siyempre sa sistema ng bata kare, maraming ginamit nakatali sa puno. So pwede rin naman yung isa naka chain block, pero sa status nito hindi naman na kailangan. Medyo kinakailangan lang mag-welding kami sa ibang parte sa ilalim kasi meron ng mga bulok na bumigay ang kanyang mga lata. So ang solution is kailangan mag-welding. Nag-align na, pero itong radiator is talagang medyo nagpakurba, curve paloob dahil sa pagkakabangga. Pero baka naman magagawan pa ng paraan na yan. Ito naman, wasak yung kanyang mga tornilyuhan. Pati yung pan may lamat. Ayan. Dito naman, sa banda dito. Ayun, kitang-kita dito yung pagkilulong. Radiator. Wala na, radiator. Mukha namang radiator. So, ayun, basag. Din ba ito? Ay, basag na. Basag din yung pan ng radiator. Buti na lang yung makina wala. Yung mga belt hindi naman siya inabot.